You are watching this video because of two probable reasons. First, may plano kang pumunta dito sa UK. Or number two, pupunta ka ng UK and you want to know kung kumusta ba ang cost of living dito. Whatever your reason is, this video is for you. Hi, I'm Clarice. My family lives here in the northeast of England. To give you a context, we are a family of three. My husband works as a radiographer and we have a 4-year-old son, Ethan. And for now, I'm a stay-at-home mom. My husband arrived here in the UK March of 2023 and Ethan and I followed on May 2023. So basically, we've been here in the UK for 9 months now and my husband for 11 months. So for that 9 months duration, we are now acquainted to our basic expenses. So the most important question is, kung kaya ba na isa lang ang nagtatrabaho sa isang pamilya? Let's go ahead and start up with our first expense. Ang first expense is ang rent. Ang rent namin dito sa bahay is 525 per month. And yes, here in the side of England, ang may isa sa mga pinakamurang pabahay. And first thing talaga kinonsider namin nung nabigyan na ng mga offer si Baba is ang location. Simply because the rent takes up a whole big kaltas on the sahod and we are glad na nabigyan siya ng offer dito sa countryside. So you have to weigh in kung saan ka magpapa-relocate, if it's on the city or is it on the countryside. Because yung iba, mostly ng sahod nila nalalagay lang sa rent. For us, we chose the countryside. So the next expense is ang gas. Nung dumating kami dito, it was spring by then, pa-summer na siya. And sabi ni Baba, yung time na yon, yung bill namin is ano lang, mga £50 per month. And ngayon na winter, palagi kasi kami nag-radiator kasi ang lamig. So umaabot daw yung bill namin ng 120 per month. Ngayon na winter, we expected talaga na mataas yung consumption ng gas namin. Third expense natin is ang council tax. Lahat talaga ng bahay dito ay nagbabayad ng council tax and sabi ni Baba yung binabayaran namin is 1,300 per year. And yung 1,300 per year na yun, dinedivide siya for 7 months. So parang papatak siya ng, yung binabayaran namin is 185 na divided na siya na for the 7 months. Yung fourth expense namin is ang electricity. So, yung mga gamit namin dito sa bahay, we have a refrigerator, mga basic lang. Yung cooker namin, ano siya, electricity, hindi siya nakagas. We have a microwave, we have a blender, we have a rice cooker, ano pa ba? We have a walking pad. Tapos, yung mga saksak, alam mo yung for charging. Sabi ni Baba, mas mataas yung bill namin nung summer time kaysa ngayon na winter time. Nung summer time, yung bill namin was about £70 per month, which is mataas siya. Compared ngayon na winter time, ano lang, aabot lang siya ng £20 per month. So, yun, hindi ko alam kung bakit mas mataas sa summer time. So, yung next bill naman natin is ang water bill. Yung water bill namin dito is naka-fixed rate siya, which is 26 per month. So, sabi ni Baba, from the time na dumating siya dito hanggang ngayon, yun pa din yung rate. Then, we have the groceries. Yung groceries namin dito, guys, aabot lang siya ng mga more or less mga £350 per month. For us, not na tatlo. Yung groceries namin na yun, ano pa yun? Kaltas pa siya sa mga eat out namin. And hindi naman kami masyadong kumakain sa labas. Mostly nagluluto ako dito sa bahay kasi alam mo naman na sobrang mahal pag kumakain ka sa labas. But we do eat out sometimes, mga siguro 2 to 3 times or 4 times in a month. And we mostly cook dito sa bahay talaga kasi pag, alam mo yun, ang gastos pag nasa labas. Na
bibigatan lang kami pag, for example, napupunta kami sa, saan ba? Pag pumupunta kami sa city and then pumupunta kami sa Asian store. And alam mo yun, daming kuha-kuha kasi nakakamiss din yung pagkain Pinoy. And yun lang. But basically, our expense, ang grocery namin, mga nag-a-average lang siya ng mga 350, siguro max na yung mga 400 per month. Minus the eating outside. Next expense naman natin is ang internet. So, ang internet namin dito sa bahay is 26 per month, 26 pounds per month. Yung internet provider namin is Virgin. Sa data naman namin ni Baba, iba-iba kami ng data. Service provider sa phone. Yung sa akin is Libara. Yung binabayaran ko is 9 pounds per month para sa data. And then si Baba naman is yung service provider niya is EE. Yung binabayaran niya is 15 pounds per month. So yun yung consumption ng internet namin. Next expense natin is ang TV license. May binabayaran kaming TV license na 150 per year. So, pumapatak siya ng 12.50 pounds per month. Ang TV license, guys, kailangan siya pag nanonood ka ng mga live channels. So, say for example, the Filipino channel, nanonood kami ng mga showtime, ng each showtime. Kailangan yun, kailangan ka magbayad ng TV license. Because if not, if you're not paying for the TV license and then may mag-check, and they would find out na you are watching or consuming live channels, pwede kang ma-fine ng siguro umaabot ng 1,000 pounds. And yun, para sigurado na lang, yun yung binabayaran namin. 12.50 per month. So, 150 per year. And then, next up is ang credit card. Yung credit card na kinuha ni Baba, yung sinaswipe namin, mostly doon is yung mga bills namin. We made sure always na binabayaran siya ng buo para iwas interest. Yung habol lang naman namin, yung credit score, kasi alam mo yun, para sa future na mapaggagamitan. And as much as possible, yung mga sinaswipe namin talaga doon is yung needs lang. Kasi we don't want to depend on credit cards, kasi pag nag-depend ka sa credit card, you'll never know when hindi mo na alam na madaming na palang mga wants na sa swipe doon, and alam mo yun, mahihirapan ka nang magbayad. Yung last na nilagay ko dito is miscellaneous. Ito yung mga Cheche Boreche extracurricular subscription namin. Nilagay ko lang siya para in case na gusto niyong mag-subscribe, meron kayong, alam mo yun, data kung magkano sila. So, we have Netflix, 8 pounds per month yung binabayaran namin. We have Disney Channel, 6 pounds. TFC, the Filipino Channel, 6 pounds. Amazon Prime, 8 pounds. And si Baba, mahilig siya manood ng anime, kaya may binabayaran siyang Crunchyroll na 6 pounds din. So, ito yung guys, per month to siya binabayaran. So, yun yung mga rates nila. Some of you might be wondering bakit di ako nagtatrabaho. Si Ethan kasi ngayon nasa nursery pa siya and ayoko yung magtatrabaho ako na hati yung utak ko. Kasi nasanay ako nung nasa Abu Dhabi pa kami, both Baba and I are working and we have a nanny there. Dito kasi sa UK, may libre lang siya na 15 hours per week childcare. Beyond the 15 hours, kailangan mong babayaran and mahal yung babayaran na childcare pag sumobra ka dun sa 15 hours. And ngayon, gusto ko munang mag-focus na, alam mo yun, sa kanya muna. So, we are thankful naman na blessed and alam mo yun, kaya pa naman sa day-to-day. I guess that's it. So, if you have any recommendations about any topics or suggestions to talk about, don't forget to comment it down below and let's see what we can do. I hope this video answers some of your query in mind kung ano man yan. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Thank you for watching, guys. Bye!